Mga bro, napansin ko lang ah, tuwing tinatanong ng media ang mga opisyal ng gobyerno o mga analyst sa defense, security, at geopolitical fields tungkol sa dapat gawin ng Pilipinas sa harap ng lumalalang agresyon ng China sa West Philippine Sea, bakit nga ba tila walang nagmumungkahi na harapin sila ng diretso? Palagi na lang nating naririnig ang mga ito. Isang panindigan natin ang ating sovereign rights sa WPSEEZ. Dalawang ipagpatuloy ang Transparency Initiative para mailantad ang mga ginagawa ng China at masira ang reputasyon nila. Tatlong palakasin pa ang relasyon sa mga bansang may kaparehong pananaw para ma-pressure ang China na itigil ang kanilang agresibong at illegal na mga gawain. Apat na ipagpatuloy ang dialogo at mapayapang negosasyon sa China. Mukhang ang target talaga ay mapanatili natin ang moral high ground at sundin ang international law habang nagpupersage sa dialogo. Pero, obvious na hindi gumagana ang ganitong approach. Ang pagiging passive, mga bro, binibigyan lang ng pagkakataon ng China na itulak ang envelope ng mas malayo hanggang sa kung saan kaya natin silang harapin ang harapan. Mga bro, hindi makakasira sa reputasyon ng Pilipinas ang mas matapang na aksyon laban sa China. Kilala na tayo ng international community na tayo'y nagpakumbaba at sumusunod sa batas para mapanatili ang kapayapaan. Pero kung magdesisyon tayong harapin na ang China, maiintindihan na ng lahat, considering na ang haba ng pasensya natin na binugbog ng China ng walang laban. Labanan ng China sa loob ng 200 nautical miles EEZ natin, aka West Philippine Sea, ay legal at parte ng ating karapatan bilang isang sovereign state. Ang tanong, paano? Unang-una, kailangan natin ng tamang kagamitan, both qualitative and quantitative, para sabayan sila sa dagat. Matuto tayo sa Vietnam, na merong Coast Guard at Maritime Militia Fleet na kaya silang harapin ng sabayan. Nakakapagtaka mga bro, na hanggang ngayon walang opisyal o analyst na nagmungkahi na magpalaki ng fleet ng Coast Guard at Maritime Militia, o kaya'y bigyan ng mas malalaking bakal na bangka ang mga mangingisda natin para magamit sila bilang Maritime Militia. Bakit ganon? Dati na ring iminungkahi ang pagtatayo ng Philippine Maritime Militia pero wala ring nangyari. Mahihina pa rin ang bangka ng ating mga mangingisda na madaling paatresa ng mga CCG at CMM ships. Hindi naman mas mayaman ang Vietnam mga bro. Katulad din ng Pilipinas ang kanilang ekonomiya, pero nagawa nilang magtayo ng fleet ng mabilis. Local companies tulad ng Josefa Slipway, patunay na kaya nilang mag-produce ng steel-hulled fishing boats at patrol boats ng mabilis. Kailangan lang ng gobyerno na suportahan ang mga mangingisda at local shipbuilders natin, magbigay ng pondo, at pabilisin ang pagsasanay sa mga tripulante ng bagong ships.